We're so happy na natapos na rin po namin sa wakas yung pep test namin. So hello po sa inyong lahat. I-share ko lang po today, we're so happy na natapos na rin po namin sa wakas yung pep test namin. So hopefully, maging okay yung result ng test. Medyo kinakabahan lang ako sa Filipino at saka dun sa Araling Panlipunan kasi Tagalog or Filipino format siya. Medyo maaga yung exams, no? So, nag-start kami dito 4 o'clock in the morning kasi 8 o'clock in the morning yung start sa kasi Philippine time. Pero okay naman, naka-adjust naman kami, nag-prepare naman mga bata. So, nakatulog naman na sila ng maayos. So, we're really hoping and praying na lang po na maging okay yung magiging result. So, after 2 weeks, malalaman namin yung result. But I'd like to share with you yung journey namin sa pagkuha ng pep test. Okay, so this was when I actually got a message from one of our videos na, you know, sinasabi ni Mami Yang Tejada na available na ang pep test online. So, of course, I had to check kasi syempre, I think it's on a case-to-case basis. So, kumunta ngayon ako sa Bea DepEd by email. So, to cut the story short, nag-contact ako and then eventually they approved po yung application namin. So, all we had to do was to submit all the required documents and of course, pay the registration fee. So, after we've submitted all our documents, nakatanggap kami ng email saying that, you know, ikokontakin kami ulit for the schedule of our test. So, napakabilis lang talaga ng process and talagang nagre-respond talaga sila ng mabilis. So, I think natagalan lang talaga ako dahil dun sa mga documents na kailangan ko pang kunin. Kasi, syempre, yung Form 137, kailangan ko pang i-request. So, yung Form 137, it took, I think, about 2 weeks bago ko siya nakuha. And then of course, I need to arrange yung payment namin kasi since andito kami sa UAE, nakisuyo na lang ako sa Pilipinas to pay on our behalf. So, I arranged that payment and as soon as I got the documents, of course, in-upload ko na yung mga ibang requirements dun sa link, dun sa DepEd website or yung dun sa link na pinadala nila sa akin. So, as soon as na-upload ko yon, naka-receive ako kaagad ng email sa kanila saying that natanggap nila yung application ko and then kukontakin ako ng DepEd Bea for the schedule of the PEPT examination. So, sa mga hindi po familiar sa PEP test, ito po is yung Nationally Administered Assessment for Learners with Special Circumstances. So, this is actually administered by DepEd Bea. It actually aims to fulfill the following purposes. So, number one po is to establish that students have met learning standards for specific grade levels. Number two po is to determine the appropriate grade level for learners in special circumstances in the formal school system. Number three po is to assess competencies in the academic areas gained through informal and non-formal means for entry or re-entry into formal school. And number four po is to assess competencies in academic areas for entry or re-entry to formal school. Ito naman po yung target clients, meaning ito po yung mga estudyante na dapat pong kumuha ng PEPT. Then ito naman po yung mga requirements. So, una-una po is yung photocopy of birth certificate, and then yung ano po, yung school records, and then yung ID po, and then yung registration form, and then po of course yung payment. Sa mga retakers naman po, ito naman po yung requirements nila. So, may dalawang klase po ng registration. Ano? Meron pong walk-in, meron naman po yung online. Ito yung online po, ito po yung ginawa namin. Thankfully, our application was approved kasi hindi ako talaga sure kung, you know, they will allow it kasi wala kami sa Pilipinas. So, again po, I'm not saying na po pwede po sa lahat, ano. So, I think it's a case-to-case basis. So, I would suggest po to contact Bea na lang to know po kung anong mga required sa inyo or kung pwede po ba sa inyo itong PEPT. So, for those who want to get in touch po with Bea, I'll provide po yung information nila sa description box.
So for those po na hindi nakakaalam, naka-independent homeschool po kami. So meaning hindi po kami connected sa mga homeschooling service provider nor connected sa mga traditional school. So we just really need to make sure na yung napag-aaralan ng mga bata is aligned with DepEd standard learning, or we need to assess yung napag-aaralan nila during our independent homeschooling. I'm actually very excited to share it with all of you kasi this is our first also. First time naming mag-PEP test. I wasn't even sure kung i-accept nila yung application namin eh, kasi we're based in the UAE. Since nagkaroon na ng online PEP test exams, so we just tried our luck na ma-accept nila kami. So I think yung acceptance, yung registration is on a case-to-case basis. So, I'm not saying that it's for everyone. So, it's just that yung application namin was actually accepted based dun sa situation namin. Yun. So, I hope nakatulong po sa inyo tong video na to. So, mga naghahanap ng information about PEP test and yung proseso kung paano, ito na po yung somehow makakatulong sa inyo. Magkaroon kayo ng idea. Especially dun sa mga homeschooling families po overseas. So again po, thank you. I hope you like and share this video po para makatulong po sa ibang families. If you haven't done so, please do subscribe po sa channel namin. Maraming maraming salamat po.